Alright. So dito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-seating nito. Pero alamin muna natin kung anong mga dapat i-adjust. So, kamukha nung ginawa natin na cylinder head, bulb seat. So, ang seating noon ay 30 degrees. So, number 1. So, ang number 1 dito ay nandito dito. Ito yung number 1. Yan, number 1 to. Ito yung number 2. Ito yung butas na to, number 3. So, ipinasok ko yung pin doon sa number 1. Dito. So, dahil gusto ko ang hasa natin ay 30 degrees sa bulb seat. So, nilagay ko sa number 1. Kasi ang number 2 dito ay 0 degrees. Ang number 3 ay 50 degrees. So, kailangan man natin ang 30 degrees. So, ang pin, pinasok ko to sa 30 degrees. So, yun na yun. Ngayon, babalik na rin natin, ha? Para makita nyo itong talim. Ayan na. So, ang talim na to, itong talim na to, pag pinihit mo na counterclockwise, ang talim ay bababa ang talim. Kaya nga, counter natin, ha? Tinan mo maigi. Counterclockwise. So, bababa ang talim. So, clockwise ay akyat yung talim. Yan. Akyat yung talim. Yan. Yan na. Oh, akyat na siya. So, ulitin ko. Ang clockwise, ang clockwise ay paakyat. Counterclockwise ay pababa. Yan na. Counterclockwise, pababa ang talim. So, yun na. So, ibig sabihin, kung pag magpakain ka doon sa bulb seat, ay counterclockwise. So, may mga guhit dito. May mga gatla. Kikita nyo to. May mga gatla sa pitan. So, ang pakain ko dito, bawat gatla. So, ito yung pinakamarker ko. So, halimbawa mo, magpakain ka. Ayan, ito yung marker, oh. Magpakain ka, isang ano lang, counterclockwise, isang ganyan. Kada pakain mo, isang ganon. Huwag yung itudo mo dahil baka mamaya masira yung bulb seat. So, ang pakain natin, isang ano lang, isang gatla lang, ganyan. Yan. Pakain ka. Tapos, sunod pakain, ito. Pag nakita nyo na nakain na lahat, so, tama na. Kung pantay na yan doon. Kung mayroon pang portion na hindi kinakain, so, isa pa. Yan, ganyan. So, ngayon, ito, automatic to siya. Ang pakain nito ay paakyat. So, kita nyo yung ano niyan, degrees, paakyat. Paakyat yan. So, dito naman tayo sa locking niya. Baliktad rin natin, ha. Ito. Yan. Ito naman tayo sa locking. Luagan mo muna to. Pag gusto mong pihitin, luagan itong lock na ito, eh. So, pag ganun, pag clockwise, bababa yung talim. Tiyan mo, bababa. Diba? Pag counterclockwise ay paakyat. Yan, paakyat siya, ganyan. Yan, di ba? Kikita nyo dito, maakyat. Oh. Ngayon, pag clockwise, pababa. So, kada pakain mo, kailangan yung talim nasa baba. So, i-clockwise natin. Ganyan, clockwise. Kailangan ang talim lagi nasa baba. Ngayon, pag nasa baba na siya, i-lock mo to. I-lock mo siya. Ganyan. Lock. No, ngayon, nag-lock. Ngayon, pag start mo niyan doon, pag start mo, automatic na to siya, akyat yung talim. Akyat. Akyat doon. Pero, titingnan mo to, flashlightan mo tong dulo na to, kasi mamaya, baka sumaya doon sa pinaka-taas niya. So, tama-tama lang na kaya mayroon kayong
nilalagay na marker doon sa mismong bulb seat, na ibig sabihin makikita mo na kinain na siya. Pag lumampas ka na doon sa guhit mo, i-stop mo na yon. Tapos i-slack mo ulit ito. I-slack, ganyan. I-slack. Tapos ibaba mo ulit yung talim. Pababa, clockwise, pababa. Counterclockwise, paakyat, italim. Ayan. So, sana nakuha nyo to, ang mga video ko, dahil importante to sa ating mga fitter. Lalo na kung mag-overhauling tayo ng mga generator, kasi ito ang ginagamit. So, bilang isang fitter, tayo ang maghahasa nito. Dahil yung mga engineer, busy yan doon sa pagbubunot ng piston, magkambyo ng bearing, ng main bearing. Lahat, basta busy sila doon. So, ikaw ang naatasan dito na maghasa sa bulb seat. So, ito yung ginagamit ko na bulb seat. Kaya tinuturo ko sa inyo, ipapasok nila to. Ito, ipapasok nyo doon sa butas sa bulb guide. So, tapos ilock mo to. Maglagay ka muna ng bagong spindle guide at saka bagong o-ring para sintrong-sintro talaga. So ulitin ko, bago mo gagamitin to, kailangan maglagay ka muna ng bagong spindle guide at saka bagong o-ring. So ito na, isisit na natin to sa 30 degrees. So nakikita natin dito ang number 1 ay 30 degrees. So ito yung pinaka-pin niya, pinasok ko doon sa number 1. Number 1 to, tapos ito yung number 2, number 3. So, kailangan natin yung 30 degrees. So, number 1 lang. So, ipapasok natin yung guide dito sa number 1. Yan o, number 1 na yan. So, ang hasa natin dito ay 30 degrees. Yan na, 30 degrees. So ngayon, nakikita niyo dyan sa ilalim, ito yung talim. Ito yung talim niya. Ito yung talim. Pag ay pinihit ko siya, ng counterclockwise, ang talim ay bababa. Magpipid siya. Bababa. Kamukha niya, no? Yan, oh. Oh. Yan, di ba? Dikita nyo, nag-touchdown na sa baba. So, counterclockwise. So, pag clockwise, aangat to siya, aangat. Ganyan. Ngayon, para safety kayo, para hindi masira yung talim, dahil itong talim na to, napaka-sensitive itong talim na to, kailangan iangat mo siya bago ka maghasa. Kamukha nito, inaangat ko. Ngayon, paano pag-seating? Okay, ganito. Nakikita nyo ito, i-slack muna to siya. I-slack muna siya, ganyan. I-slack. I-slack mo. Ngayon, pag bumihit ka ng counter clockwise, bababa yung talim. Ano ha? Ikutin ko. Nama, oh. Yan. Yan. Ngayon, bababa yung talim. Ngayon, pag pinihit mo siya ng counter clockwise, aangat siya. Yan. So, nito, pag pinihit ko siya ng clockwise, kamukha nito, pinihit ko siya ng clockwise, bababa yung talim. Tapos, pag pinihit ko na siya ng counterclockwise, aangat yung talim. So, paano ba pag-seating? So, ganito. Nakita na yung guhit sa baba. Kaya, papalapit ko, ha? Nakita yung guhit. Ito yung talim. Ngayon, isi-seating natin. Paano pag-seating? Ganito. Ibababa natin yung talim. Ibababa natin siyang ganon. Tapos, igalaw-galaw mo ng konti kung kumakayod na doon sa face. Igagalaw-galaw natin yung konti. Ayan, igalaw-galaw natin. Hanggang kumayod na siya ng konti. Huwag yung malaki, yung kunti lang. Yan, hindi pa siya kumakayod din.
Yan. Yan. Yan na, kumakayod na siya ngayon. Ibababa natin ngayon. Ibababa natin yung taling. Mga nito. Nakikita nyo ba yung talim? Yan na. Yung talim na yun. So, ngayon, para mag-automatic siya, para mag-automatic, ilalock natin ito ngayon. Ganyan. Kailangan nakalock. Tapos, kakabit na natin to. Kabit natin to dito. Ang supply nito, to 20 lang. Ayan na. So, pandarin na natin. Yan o, kina... Ayun. Kinain na o. Okay. Ayan, kita nyo. Yan o. Yan o. Na... Ayos na. Ganda yung kain niya. Yan o. So, yun na lang. At saka, tandaan nyo, pag magbawas kayo dito, magpakain kayo, unti-unti lang, huwag yung palakihan. Unti-unti lang para makinis yung daan-daan niya. So, sana nakuha nyo itong mga tip ko sa inyo. At hindi na kayo magtaka sa sunod na sakay nyo ng barko pag nakikita kayo ng ganito. Ang tawag nito ay Crismarine grinding tools. Yan o. Yan ang grinding tools na to. Crismarine.